Bakit mayroong kumikita na malaki and bakit mayroong kumikita ng maliit? Yan yung pag-uusapan natin ngayon, so stay on this video. This is JB. Welcome to this video, a place of inspiration and empowerment. Bale, nandito kami sa Lipa City, Batangas. Ito yung tinatawag natin na Taal Lake. Taga dito lang po yung location na tinitirhan ko. So, pag-usapan natin ngayong araw na to, ano ba yung mga reason bakit meron na mga tao na nag-start ng business na kumikita sila ng malaki, bakit naman yung iba na iiwan na lang sa maliit na kitaan? So, ang isa sa mga reason na nakikita ko kung bakit ganun is because dahil sa tinatawag natin na personal accountability. So, ganito kasi yan. Usually, mga Filipinos, hindi naman talaga tayo na-train na maging negosyante. Na-train tayo as an employee, na mindset tayo na after college, mag-apply tayo ng trabaho. And then, kapag natanggap tayo sa trabaho, of course, kailangan mong sumunod sa mga protocol at sa mga orders ng management, basically ng manager or ng supervisor mo. So, ngayon, ang mindset ni talaga sa atin, nasanay tayo na meron tayong susundan na gawain. So, pagpasok mo pa lang, meron ka ng oras na dapat nandun ka na sa office, and then meron ka ng listahan ng mga tasks na gagawin mo. Merong someone or supervisor or boss na sumusubaybay sa mga gagawin mo. So, basically, kailangan talaga gawin mo yung mga bagay na yun. Or else, kapag hindi mo ginawa yung mga bagay na yun, probably, pagagalitan ka, bibigyan ka ng memo, and yung pinaka-worst thing, baka ma-terminate ka doon sa trabaho mo. Well, in fact, kapag nagnegosyo ka, ibang-iba yung case at ibang-iba dapat yung mindsetting na meron ka. Although, kapag nag-put up ka ng business, ikaw na yung boss and ikaw na rin yung may hawak ng oras mo, wala ka ng time in and time out, pwede mong i-create kung magkano man ang income na gusto mo. Pero dapat, yung mindset ng pagiging empleyado, yun yung somehow na i-adapt mo pa rin. Anong mindset yung kailangan mong ilagay? Dapat, as a bossing or as a owner ng business, dapat naka-mindset ka pa rin na hindi porket ikaw na yung may hawak sa oras mo ay magagawa mo na yung kung ano man ang gusto mo. Or hindi pwede na buong araw wala kang gagawin kasi ang nasa isip mo, hawak ko naman ang oras ko, I have the time freedom. Dapat ikaw pa rin sa sarili mo, accountable ka sa mga bagay na ginagawa mo. Ikaw mismo sa sarili mo, chine-check mo, ito pala yung naging track record ko for today, ito pala yung naging progress ko. Dapat ikaw din yung mismo yung magiging disciplined enough para, of course, maging accountable sa negosyo mo. First and foremost, diba, kapag naman nag-progress yung business mo, ikaw yung makikinabang. At the same time, kapag wala ka rin ginawa sa negosyo mo, ikaw rin yung maapektuhan. So, ngayon, as an owner ng negosyo mo, dapat, again, yung personal accountability, na-check mo mabuti yung negosyo mo. Dapat ikaw talaga merong discipline when it comes to implementing yung mga actions sa dapat mong gawin para magkaroon ng resulta sa yung business. Sometimes yung pagiging bossing, it can be an advantage, it can be a disadvantage. Disadvantage in a way na dahil nga you have all the time, ang isipin mo na lang is gagawin mo na lang isang bagay na to, which is necessarily na dapat gawin mo agad. Pero dahil ang mindset mo is ikaw naman ang bossing, ang nangyayari, pinagpapaliban mo na lang, or yung procrastination natin na tinatawag. So, my challenge for you, now that you have already established a business, be responsible enough, be accountable enough, be disciplined enough para magawa mo yung mga dapat na action so that magkaroon ka ng resulta sa yung business. I hope merong naitulong sa yung short video na to. So, happy Holy Week, Easter sa inyo lahat. Nandito kami ngayon. Hopefully, makasama rin namin kayo dito one of these days. So, maraming salamat. Have a good day. If this video serves you, why don't you comment, share this content, and yun, ipamahagi lang sa ibang mga tao pa na nagninegosyo rin na kagaya natin. This is JB again. Hope you succeed. Bye-bye. I can feel.